Ah, hello. Good morning. Ah, ito yung biyahe ko kanina sa galingan ko ng Denver, Colorado. Papunta ako ng California nito. Nandito ako ngayon sa Glenwood, Colorado. I-70 heading south. Ito ang view dito. Bulubundukin talaga. Puro pato yan. Puti na yan, awag dito. Winter na kasi. Kaya maswerte pa rin. At this time, kasi pag talagang ano na, yan, lang na makita ng ano, puro na puti yan. Kaya enjoy ko muna kung daan ito na. Next month ito, next week or 2 weeks, wala na. Tawag nito. Sasayaw ka na sa daanan. Kasi nililas eh. Tsaka talagang grabe ito pag mag-islog yung lugar na ito. So far, malamis na kaya yung makataw-ataw pa. Pero ang daming construction. Inayos nilang daan dahil nga sa winter preparation. Tapos dami kasi maraming construction na mapapagod gusto ng budget na condition na yan talaga ito today is November 3rd 2000, diba? Enjoy nyo yung view dyan, oh. ang ganda talaga sa totoo. Maganda dyan kung ganito snow, pero pag puro naman snow dyan, delikado na. Hindi na maganda, diba? Disgrasya na mabundok, puti na. Ito mga 4 hours ganito to eh. Mahaba tong ganitong view sa tapas na giliran niya yung Colorado River, kadugtong ng Colorado River. Pag summer time yan, marami kang nakikita yung gan na ano, ng rafting bangka, marami sila. Hindi ko na makita mabidyohan dahil sa ano ko eh, south side. Doon ako sa kabila, north, nasa tagiliran ko sila. Bilib nyo ang pagkagawa ng daan na ito. Daan tulay-tulay yun. Mga daan ka na puro bundok yun din yung yuta bukas. So pag kapapasok ko lang ng yuta, wala pa ganong bundok, pero bukas makulusan rin yan mas sa 70 miles akyat baba. Medyo ayaw ko tumakbo ng maaga dahil mahirap na maraming tumatawid ng mga my dear. Grabe yung pagkakas. Ang ganda ng view. Ganda dito kayo kung ano kayo, dito kayo mag long drive kayo. Good morning. Huwag yung ano. Huwag winter na delikado. Summer maganda. Maraming magaga ng scenic view dito sa itong Colorado na yan, sa kayang Utah. Yan, hindi kayo dyan.
Vigas. Las Vigas. Sí, 330 miles. Y como un segundo, tapanan ka na nun, bakit ka na. Ganun lang. Maya-maya, malapit na ako dyan sa, ano, sa tawag nito, tunnel. Yung Colorado mismo, galing ka ng Denver, pababa pa. Limang tunnel lang madadaanan mo. Yung tatlo, maikli lang, pero dalawa mahaba, maganda. Maya-maya, yung mahaba dyan, nakarikot. Yan, sapat yung tagiliran, oh. Walang agos dahil nag-a-ice eh. Yan, puti-puti. Kapag eh, palagi na akong dumadaan dito eh. Kapag eh, mayroon mong daan dito, talagang mapawaw ka. Sana ang ganda talaga ng sa trabaho at saka sa gastos. Galing ng engineer nito, gumawa ng plano nito. Maganda naman. Tama po, futuristic na ano. Nakakatakot yung sonahan yan, yung bato. Lalaking bato sa taas. Dati, duban ako dyan, may nahulog na bato. Landslide. Inaabot kami ng 6 na oras ah. Dami, talagang nawala yung kalsada. Hindi, walang na. Bandang alas 3 ng hapon, last 2 years ago. Buti, walang tinamaan ng mga bato at mga lupa. Matagal ginawa. Bumiga yung bundok, kaya nakakatakot yung minsan eh. Biglang bibigay. Printing-printi ka sa takbo, tapos bigla na lang sus. Nangyari din sa akin, bandang Washington. Missed out, hindi. Slide in. Gabi pa. Kami mga truck doon, ano kami natulog sa tabi ng daan. So, yung maulan. Naayos pa nila eh. Yung
Napatal. Pag-apat ako na kasi nakikita ko talaga bigla bumuhos ang lupa. Mga bato. Nakakatakot. Landslide nga, ika nga. Dahil namunan eh. Hapon na yun hanggang gabi na lang. Mga driver doon lang sa tabi ng daan natutulog. Nakahira kami. Naubusan nga na ng oras. Ang ganda ng dito kayo mag ano, mag-long drive kayo dito. Tapos maraming ano niyan eh, maraming mga rest area sa tabi, tabi ng Sapa. Ano kayo? Pwede kayo magpahinga doon. Kumain. Maraming rest area lang. Hindi lang pwede ang truck. Ang pwede ang truck talaga papara ako eh. Mga kutsi lang. RV. Kasi bus pwede. Ang truck hindi na pwede. Ipot na masyadong daan. Paglalagyan ka na. Alam, 40 miles per hour dahil construction na eh. Walang katapos ang construction.